Saan ka pupunta? Sabi ko rin, mall. Hello mga Ukay-ukay warriors. Gaya ng pinangako namin ni Imelda sa inyo, pupunta tayo doon sa New Haraj during daytime para makita natin yung place ng maliwanag pa. Kaya tara, samahan nyo kami ni Imelda. Gara tayo doon, maghanap tayo ng mga treasure. Mag-treasure hunting tayo ngayong araw. Ayala! Yan, ito yung gate. Actually, maraming gate to. Pero usually dito kami dumadaan. Halos empty yung mga shop dito. Doon na sa loob yung open yan. Kasi maaga pa. Mag-open yan sila mga 4 hapon. Masyado makikita ang pangka. And guys, kung makita nyo, ang ganda pumunta dito sa Haraj pag umaga. Kasi eh, makikita nyo talaga yung item kung maganda pa talaga or may damage. At saka na-notice namin during Saturday, mas mura yung benta nila ng mga items compare mo sa Friday. Kasi pag Friday, ang daming tao, ang daming namimili, kaya pinapataasan nila yung price. Pero pag Saturday, kanina may nagbibenta doon 3 bags for 10 real una. So pag umaga, yun ang makikita nyo yung mga fake or original na mga bags, designer bags. Kasi marami din mga class A na bags dyan sa harap. Tsaka kung nakita nyo doon sa labas sa may fence, mga close pa, nakasarado pa yung mga shop nila. Kasi kadalasan nag-open sila 4 p.m. ng hapon. Kasi yung mga ibang nationality pupunta yan ng hapon. Kadalasan yung mga Pilipino pupunta ng umaga. Yun, nakikita niya si Milda, nag-enjoy na naman, nag-treasure hunting na naman. Plastic. Yung naman ng bag, plastic. Nilagyan nila ng plastic yan para hindi ma-deform yung bags. Tapos nakita mo yung nagbabantay, yung nagtitinda doon. Yun, nilalagyan niya ng plastic na yung loob ng bag. Para hindi ma-deform kasi galing lahat yan sa cartoon. Yan. Ang daming mga sapatos, ang daming mga bag. Magsawa kayo mag-ukay-ukay dito guys. Fashion. At saka isa pa yung advantage pag umaga kayo pumunta Friday, punti lang yung tao, hindi masyado crowded yung place, kaya yun, maka-ukay-ukay kayo ng maayos. At saka hindi masyado maalikabok. Nakita nyo yung bag na yun, fake yun. And mas ingat kayo sa mga fake na mga items. Yan, lahat ng shop dyan sa loob, open naman. Except yung mga malalaking shop na yung mga nagbibenta ng mga furnitures, yung mga nagbibenta ng carpet. Yung mga booth ng kainan na open din, pagkain. Open din sila, kaya minsan pag pumupunta kami dito, dyan na lang kami sa Riyadh nagbe-breakfast. Yung mga tools doon, yung mga nagbibenta ng mga tools, ng mga toys, ng mga
free love. Saan po kasi sa Saturday? Yung iba dun close. Pero actually yung iba dun open naman. Yan, ang daming bags. Sasakit yung mata mo kakahanap ng ukay-ukay dito, kaka-ukay-ukay. May mga backpack din sila. Shoulder bag, pouch. Saka ang mura talaga. Mura talaga ng binta nila. Nagpilay na. Yan, may mga curtain din sila. Actually, 10 real yung isang curtain na yun. Tinanong namin. Yung iba dyan, may mga tag pa. Yung mga damit, sapatos. Kasi galing yan sa mga shop na nag-close. Tsaka dinadala nila dyan sa Riyadh. Nasa sa Haraj. Yan, kita mo. Ang daming mga ganda mo. Kaya mga Pilipino dito na nagbibili ng mga pangpasalubong. Minsan pang business nila doon sa Pilipinas. 5 real. Kasi for example, bibili nila ng 5 real only. Maybe 60 pesos. 5 real. Yeah, 60 pesos. Yung 5 real. Tapos benta na sa Pilipinas ng 300, 400. Laki ng profit nila. Hala, face, shut. May kamuni. Ika, dito so? Discount. Yan ang dami mga bag. Kulo 5 real? Yung mga shoes na pang lalaki. Yung mga branded. Medyo mahal siya compare mo sa mga shoes ng babae. I don't know, maybe dahil sa bigat. Kasi binibili nila yung item na yan per carton, per box. So yung iba dyan, din na nagtitingin ng mga brand. Pag malaki, mahal. Pag maliit, mura. Ako na sa akin. Yan, may mga shoes, mga formal shoes. Huh? Mas relax. Relax pa pag mag-ukay-ukay pag Saturday kasi hindi masyado crowded. Pag Friday, next time pupunta tayo during Friday. Friday ng umaga. Kaya makita, para makita nyo guys yung situation ng place. Ang daming tao, daming Pilipino. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Para kung may mga bago kaming uploads na video, ma-notify kayo at saka ma-update kayo. Actually, yung place malinis guys kasi yung araw-araw may naglilinis. Makikita nyo mamaya may nagsiscrub. Ang tiles. Ano mga original ng MK ma'am? Yan, maraming mga gandang bag. Sabi? Yung MK na yan, original daw yan. Kaso lang may mga faded na yung mga gilid. Yeah. Hindi binili ni Imelda. Nag-zoom yung ako. Sa lohalo na dito, may sapatos, sa kabila, bag. Minsan, yung isang shop na maliit, nagbibinta ng sapatos, bag, at saka gown. Sa lohalo na yung binibinta nila. May mga damit. Minsan, yung mga damit na yan, may mga tag pa. Yan yung center ng Orange. Minsan yung mga kasi may mga cars dyan na for rent. Kasi mga pagkain mo, pwede mo. Yan
labas na yan sila eh. Sa mga daan, nagtitinda. Tapos ngayon parang binaginawa sila ng isang place na doon sila magtinda. Mas maganda at saka mas relax yung pag-ukay-ukay nyo. Pumunta kayo dito guys. Ang dami. Hindi ka magsasawa mag-ukay-ukay dito kahit every week pumunta ka dito. Kasi every week may mga pinapala, may mga bago silang item, may mga pinapalabas silang mga item. Mga gown. And guys, pa yung nakikita nyo, mga gown. Actually, tinatawag nila yan na princess sock. Dati, nandiyan lang sila sa labas. Ngayon, pinapasok ko sila dun sa loob ng Haraj. Saka binigyan sila ng isang princess sock yung tawag sa kanila dati. Kasi, sabi nila yung mga gamit ng mga princess, yung mga hindi na ginagamit yan, pinamimigay at saka yung kinukuha nila at saka pinipintay. May mga abaya din dito na malaganda. So, nakabili si Emilda ng abaya for only 10 real. So, pag binili mo yan sa labas, sa mga malls, 100 plus na yan, 120, 150. Malaganda. Marami silang jacket dito ngayon na binibinta kasi malapit na yung winter. Next month, winter. Okay. Kaya yung advice namin guys, pag pumunta kayo dito, magdala kayo ng face mask para pang cover nyo sa ilong nyo kasi open area kasi yung alikabok. Kahit araw-araw nila nilinisan, pero yun, yung iba kumakapit sa damit pag sinek mo yung damit. Siyempre may discount, 10 real. Yan. Last price. Masakit sa ilong yung alikabok. Alikabok. Tutorial, libre, tutorial, blouse, t-shirt, pajama, tutorial, lokal, discount. Tutorial, baden, libre? Libre, libre. Kaya sa libre, 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 yan yung iba pag marami silang nabibili ng mga gamit. Yan, nag-hire sila ng isang tao. May mga tao dyan na yung mga uniform nila green. Parang porter yan sa atin. Lagyan nila yan sa car, tapos i-atin nila sa labas sa sasakyan mo yung mga gamit na napamili. Kaya kita nyo guys, may mga sweeper sila ginagamit, kaya malinis yung place. Well, hindi masyado, hindi ganun kalinis katulad ng mall, pero malinis yung kata. Ito yung mga pinamili namin. Bag. Aldo. Only 5 real. Tapos Celine Aris 5 real din. Ito yung mga bagong collection ni Imelda. At saka isang abaya. Yung total expenses namin magkano? 20 real. Kasi pa 10 real yung abaya.
Now we're going home. Na-notice namin na mas mura yung benta nila pag Saturday. Especially pag Saturday ng umaga kasi yung kunti lang yung pupunta. At saka yung ibang shop close pa, lalo na yung mga shop na malaki. At saka yung mga shop doon na nagbibenta ng mga tools doon sa labas, sa mga gilid ng fence. Close pa sila. Usually kasi nag-open na sila mga 4 ng hapon. Nagbibenta ng mga local, mga South. If you enjoy this video, please like and subscribe. At saka kung gusto nyo, paki-click na rin yung bell para ma-notify kayo just in case na mga bago kaming updates o mga bago kaming uploads. Thank you very much and God bless.